kailangan pong ipagtanggol namin ang aming tanggapan laban po sa ilan na umaatake po ng kumbaga ay wala man lang kaming karapatang mag-reply. Meron pong isang kandidato na nagsabi na ang mga public attorneys ay wala po sa mga inquest proceedings. Kaya siya po ay magtatayo, di umano, pag naging senador na siya, ng sarili niyang pre-legal assistance clinic. Wow. Sa loob po ng 2 dekada, ito pong kandidato na ito, ay actually nakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-re-refer ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nag-re-refer. Nag-i-refer din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nag-i-refer. Isa lang po siya sa nag-i-refer. Sa totoo lang, kahit po kumisan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-aargumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil di sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nila lahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority, dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? O Mr. T, hindi ko po alam. Ay kayo ba ay magtatayo ng katambal ng PAW, pamalit sa PAW? Eh ang PAW po, institusyon na po ito eh. Ngayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office. Pangalanan niyo po, sino po ba yung problema niyo na PAW lawyer na hindi umaattend ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po, para po sa kaalaman nyo, Mr. T, may 10 na pong abogado ang sinibak namin dito after notice and hearing. May due process po kami dito. Eh kayo po, parang walang due process ang ginawa nyo eh. Sinintensyahan nyo na kaming lahat na hindi kami umaattend ng inquest proceedings. Eh ano po yung datos namin? Ilan direct ma yung ating inquest for this year, Harigel? Oh, nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Oh, ayan. Para sakto. Walang invento. Walang false information. Oh, ito po ang summary. Sa inquest po, noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and Custodial Interrogation Assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may clients form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po to imbento. Ay yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito, may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Bah, saan nyo po pinulot to?
Baka po nung panahon wala pa po ako sa PAW. Dalong panahon ko po ngayon, aba, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. Oh, may actual na tao po yan. Hindi imbento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Nasabihin nyo malaki sweldo? Nanghihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAW lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yun po yun? At ang sikmura ay kumakalam dahil walang pambili ng pagkait merienda si PAW lawyer? At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom? Ano ko pa ang gusto nyo? Sa totoo po, nasaktan kami lahat eh. Ang laki ng ahensyang ito, nationwide, atakihin nyo, publicly. Sa isang istasyon na alam ko, yung may isang may-ari dyan, naging boss ko rin at nag-sumuporta sa PAW, sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Hindi, meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyo i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Institutionalize po itong PAW. Huwag nyo pong gibain. Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAW kung walang patotoo sa masang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging piskal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Ay, ang gagaling yan. Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges, naging prosecutor, dumaan sa screening ng Department of Justice. Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila'y pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAW din sila i-re-repair. Kaya ang sabi ng mga PAW lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat, nadala, galing sa kanino man, ay aasikasuhin po namin kayo. O, kung meron ka reklamo sa mga PAW lawyer ko, sabihin mo kung sino't kakasuhan ko. Tatanggalin natin dito. Hindi yung lalahatin mo lahat. At alam mo, Mr. T, makikiusap ako sa'yo, ano? My PAW lawyers and the public attorney's office as a whole is entitled to an apology for you. Nilalahat ko na, kaya singular, is entitled. Lahat kami. Mag-apologize ka. Hindi ka pa po na uupong sinaturi, tinitira mo na kami. Where is your basis? Nasaan na resibo mo? Nasaan na ebidensya mo? Sinong kliyente pinabayaan ng PAW? Imagine pandemya. Ilan ang nasilbihan ng PAW? 2020, 90,691. Sa inquest pa lang yan, ha? 2021, 85,533. E ano to? Oh. Kung wala kaming ginagawa, huwag niyo po natin gamitin ang PAW. Mr. T, please spare PAW from politics. Kung gusto mo, ako na lang tirahin mo. Ako na lang. Ako na lang. Pagkatao ko. O ako na lang. Huwag na yung mga tao ko. Ang bait-bait namin sa'yo. Sinusuporta namin programa mo para hindi ka mapahiya sa mga pumunta at pumila dyan. Priority namin. O kahit may kasabay na galing sa DOJ, galing sa Office of the President, Office sa Senate, Congress, sa media, ikaw inuuna. Huwag mo lang kami pagsabihan, bobo. Bobo, tamad. Ako na lang tirahin mo. Huwag na yung mga tao ko.
Hi, ma'am. Good morning. Margo from SMNI. So, obviously, on your part, hindi po totoo itong claims ni Senatorial Candidate Erwin Tulfo. Pero knowing po na medyo malakas po sa survey itong si Tulfo, ano po kayong nakikita niyong scenario kapag na-elect siya sa 2022 elections? Especially po during budget hearing with PAU. Ang scenario dyan kagaya rin siya ng mga yumuyurak sa public attorney sa office, bagaman nagtatrabaho. Malamang, every budget hearing, titirahin niya yung PAU. Paano pag wala na ako? 2026, magre-retire na ako dito. Tatapak-tapakan mo na lang. Parang mga laruan na pwede mong murahin, pwede mong dustain, ba walang ganyanan. Actually, live bilos yung sinabi mo, Mr. T. Sabihin mong hindi uma-attend ng hearing, ng mga inquest proceedings. Yung gusto mo nung araw, lagyan ko lahat ng presinto ng PAU na nakandun. May lamesa doon. Hindi kaming kaya. Korte pa nga lang, di namin malagyan ng tigitigisa eh. Ayon sa batas, dapat tigitigisa. Abay, libo rin naman ang ano ah. More or less 2,000 ang presinto sa buong kapuluan. Paano ko malalagyan ng PAU na doon lang nakatanga sa ano? Sorry ha. Naka-standby. Wag tanga. Naka-standby doon sa ano? Sa presinto. Anong gagawin niya doon? Lalangapin niya amoy ng mga preso? Yon. Siyempre, on-call kami sa presinto. Tatawagan kami ng nakahuling pulis. Sasabihin, Pao, mayroon ditong huli. Inquest namin. Magkita tayo kay Piscal De La Cruz. O ganun. On-call. Yung mga telepono po ng mga Pao lawyer ko, alam po ng mga police station. Alam din po yan ng piskal at alam din ng mga judges. On-call, lalo na itong pandemya. Karamihan sarado ang korte, virtual. Paano mag-a-actual? Pwede ba namang ang Pao lawyer ko nakabarong, nakamerkana, nakatambay sa presinto? Kawawa naman, lalo ngayon summer, ang init-init. On-call! Ano mang oras? 24 hours. 24/7. Kakandidato ka, gusto mong gamitin tumpaw para sumikat ka. Dami po naming napa-acquit. Meron po kaming summary ng acquittal at nandyan po sa mga speeches ko yan. Nasasabi ko yan eh. Daang libo po ang acquittal at mula po na umupo ako noong 2001, halos 1 million na napa-acquit ng PAU. Iba po, demoral to evidence pa lang, na-acquit na eh. O, meron po kami yan. Ipa-plus namin sa screen. Ngayong taong ito, hindi ko memorize kasi figure eh. Every year yan, ang dami pong acquittals ng PAU. At alam nyo ba nung nasumuko yung mga drug addicts? PAU din po ang nag-asikaso para sa kanilang mga apidabit na magbabagong buhay na sila. Halos 1 million pong drug addicts ang tinulungan ng PAU. Sa laglag bala, libo na mga FWs ang tinulungan ng PAU. Gabi yun, madaling araw. Hindi naman kami dito tutulog-tulog. Kulang nga kami sa tulog eh. Saan Mr. Tulfo yung sinasabi mong wala doon sa inquest? Absent na PAU. Isa-asama rin dismissal ko yon. Wala akong kinakatakutan. Kung ikaw hindi ka takot, hindi rin ako takot. Mayigit 10 na ang tinanggal ko dito. Hindi ako natakot. Meron pa ang presidential appointee. Tanggal dito. May kasalanan, nag-moonlight eh. Wala sa istasyon niya, di tanggal, pero may hearing yun. Mayroong due process yun. Ganun kami dito, meron kaming accountability, okay? Empowerment, mga parameters of social development yan. Sayang naman yung pinag-aralan ko po sa UP Diliman, College of Social Work and Development. Naging doktorado po ako dyan. Tinuro sa akin ang concept of empowerment and accountability. Okay? Kaya po kailangan may resibo. Hingin ko sa iyo, Mr. Tulfo, yung resibo mo. Akin yung resibo, sino yung tinutukoy mo? Kakaswan ko ngayon din, ipo-formal charge ko. Sasalita ka? CNN Philippines? Hindi ko tuloy masisi po. Yung ibang kandidato, ayaw pumunta sa ibang istasyon eh. Dapat patas po. Nasaan ang CNN Philippines? Interviewin niyo ako, ilabas yung itong datos namin. Kawawa po naman yung mga Pao lawyer ko na demoralize.